back with a new video. Thank you so much sa pag-intay kasi ayun, nag-post ako sa Instagram na ayoko muna mag-film. Parang gusto ko muna magpahinga ng utak ko. Pahinga from everything, kahit hindi naman ako pagod, gets nyo? Parang ayoko muna mag-isip in general, so hindi muna ako nag-film. Kita nyo naman sa title, yung video natin ngayon, isha-share ko ngayon sa inyo guys yung mga paborito kong toner. And first time kong maggawa ng video na ganito, ngayon pa lang talaga yung first video ko about sa toners na ginagamit ko. So iniisip ko, yung gagawin ko dapat ay top 5 toners, pero hindi ko alam kung sinong top 1 ko, top 5 ko, kasi lahat sila ginagamit ko. Yung toner guys, sa mga hindi nakakaalam, para mabilis yung explanation ko, in short, panglinis siya ng face. Pang-remove siya ng dead skin cells, ng dirt, ng oil, harmful bacteria. Minsan naman nakaka-remove ng blackheads or whiteheads. Sa mga baguhan pa lang sa skincare or matagal na tapos hindi nyo alam kung ano yung gagamitin ng toner. Yung toner kasi dapat pumili kayo na magbe-base sa needs ng skin nyo. Kasi for example, meron kang dark spots, yun yung problem ng skin mo sa ngayon. So kailangan mong humanap ng toner for dark spots. Minsan meron kang dry patches sa noo mo, sa ilong mo. So kailangan mo talagang humanap ng toner for that problem. Kaya para sa akin, dapat meron tayong 2 na toner. Kasi iba-iba kasi minsan yung condition ng skin natin or yung situation. Kaya ayun, gets nyo? Okay guys, unahin ko muna dito yung mga empties ko, yung naubos ko na toner. So hindi to sunod-sunod ha. First ay ito, favorite. So ito yung Lux Organics Whitening Repair Essence Toner. I think meron na silang bagong packaging nito. Ito kasi yung luma. Pampabrighten ang skin, evens out skin tone, lightens acne scars and dark spots. So yun yung sinasabi ko guys, na kailangan meron tayong more than 2 na toner kasi iba't iba yung problema ng skin natin every month. Kasi ako ganun. So ito yung favorite ko na toner nung nakaraan. Hindi lang ako nagre-repurchase guys kasi wala na ako masyadong dark spots. Meron pa naman din akong dark spots dito. Pero kumbaga nag-fade na siya, hindi ko na siya masyadong problema. So pag nagkameron na ulit ako ng madaming dark spots, ayan, bibili na ulit ako ng ganito. Kasi ito talaga guys, yung nag-iisang toner ko for dark spots or pang-even ng skin tone. So kahit wala kayong dark spots, kung feeling nyo maitim yung noo nyo because of sun exposure, marirecommend ko to. Hindi ko pala nasabi, yung skin type ko before ay dry, pero ngayon ay normal, pero kasi minsan bumabalik yung dryness. Yung mga ipapakita kong toner ngayon, I think for all skin type sila kasi super mild nilang lahat. Yun yung nagustuhan ko sa mga toner na ginagamit ko and alcohol free siya guys. So yun yung number one na marirecommend ko. Humanap ko yun ng toner na alcohol free. So yun, katulad nito, pwede to sa oily kasi nga pang lighten ng acne scars, ng dark spots, and pang even ng skin tone. Yung pag-apply ko ng toner before, nung baguhan ako sa skincare, hindi ako gumagamit ng cotton pads. Pero hindi siya bad. Actually, that's good for your skin kasi magiging gentle ka sa skin mo. Cotton pads na ako kasi parang satisfying siya. Kasi nakikita mo yung dirt, nakikita mo nagtatransfer dun sa cotton pad. So parang yun na lang yung habol ko kaya ako nagko-cotton pad. Kasi mas nakikita ko kung gano'ng kadaming dirt yung nakukuha sa skin ko. And meron ding toner na hindi kailangan ng cotton pad. Make sure na very gentle lang kayo. Huwag kayo masyadong harsh sa skin nyo. Kasi yung skin natin guys sa face ay very thin. Pag masyadong harsh yung pag-rub nyo ng cotton pad sa skin nyo, may stress yung skin nyo. So yung mangyayari, magkakameron ka ng irritation. So, ayan yung first. If you have dark spots and that's your problem on your skin, I recommend this one. So, yeah. Next na toner naman guys na naubos ko na din ay itong Thayer's. Thayer's Facial Toner with Hazel with Rose Petal. So, yung rose petal niya, I guess, ay fragrance. So, para sa mga allergic or sensitive sa mga may fragrance na skincare product or toner, hindi ko to marirecommend. Pero sa tingin ko, merong fragrance-free sila nito. So, itatry ko yun soon. Gusto ko nang gumamit ng mga toner na fragrance-free kasi napanood ko kay Sarah Chang or Sachu na mas maganda yung mga fragrance-free na toner or skincare products. Kasi yung fragrance guys, halos wala siyang dagdag or benefit sa skin natin. Dagdag chemical lang siya, pero yung pag-work niya, same lang din naman sa
fragrance-free na product. For aesthetic lang siya, if gusto mo lang mabango yung gamit mo, kaya sila naglalagay ng fragrance. Okay, going back, ito yung favorite ko kasi kung meron naman kayong problema sa enlarged pores dito sa part na to, marirecommend ko to kasi guys, na-shrink niya po yung pores ko. Parang naging pino sila dito, tapos hindi na siya masyadong visible. Akala ko dati, okay yung pores ko, hindi ko siya masyadong problema, ganyan. Pero nung gumamit ako nito, may i-improve pa pala yung pores ko dito. At saka guys, nakakapag-hydrate din to ng skin. Kung meron kang oily skin type, minsan kasi lack of moisture yon, kaya naglalabas ng oil yung ating skin, kaya nagiging oily kasi kulang sa hydration and moisture. So, ayun yung rason. Tapos, pag nag-oil up tayo, magiging prone tayo sa acne at saka sa breakout. Kaya we have to hydrate and moisturize our skin kahit pa meron kayong oily skin type. So, ayun guys, ito nakakapagbigay to ng super ganda ng hydration nito sa skin ko. At saka yun nga sa pores. Na-shrink niya yung pores. Super sikat nito. Tapos dati hindi ko siya pinapansin kasi feeling ko baka overhype lang siya. Ganon. Kasi almost lahat ng vloggers, yung favorite nila ay ito. So, nung na-try ko, tama pala sila. Maganda pala talaga. Buti na lang, hindi ako nagka-meron ng bad reaction dun sa rose petal. Kasi ayun nga, meron siyang fragrance or scent ng rose. Okay, next naman guys ay AHA BHA Toner from Face Republic. So, yung kanyang packaging guys, super minimal lang. Meron naman siyang kasamang box. So, dun sa box nakalagay yung mga informations about this product. So, itong AHA BHA Toner naman guys, pang exfoliate siya. Pang reduce siya ng redness sa face. Ako kasi guys, meron ako redness around my nose. Kaya ito yung ginagamit ko ngayon. Tapos, if you have dull skin, rough skin, ito makakatulong to. And by the way, super uso ngayon ng mask ni yung acne dahil ng mask. So, meron ako dito. Hindi siya acne, hindi din siya pimple. Basta tiny bumps dito na hindi naman siya kita. Pero pag hinawakan ko, sobrang gaspang. As in feeling ko, lampas 20. Lampas 20 na bilog-bilog to. And ayun, sure ako na galing to sa mask. Nakatulong to, ma-reduce yung roughness ng skin ko. Kasi before, pati tong kabila meron kasi syempre nakamask. So ngayon, ito na lang. Ito halos wala na. Kung meron kayong tired looking skin, dull skin, rough skin, redness around your nose, or kahit sang area ng face nyo may redness, makakatulong ang AHA BHA Toner. At saka guys, pang exfoliate siya. Alcohol free din siya. Tapos, wala siya talagang amoy. As in, parang tubig lang. At saka best din to for those who have acne prone skin. Merong AHA BHA Toner na hindi recommended for daily use. Pero this one is okay pang araw-araw. Ako guys, ay ginagamit ko to morning or evening. Para sa akin, less is more. Kasi minsan, merong mga taong naghahanap ng mas strong yung feeling sa skin, mas effective daw. Pero para sa akin, mas mild ka sa skin mo, mas maganda yung kalalabasan niya. So, I like this one. Next naman guys, ay sa balancing toner naman tayo. Yes, meron akong ganun. Meron ako ditong tatlong iba't ibang brand ng balancing toner. So, unahin ko muna to guys, yung Face Republic. Kasi Face Republic yung isa kong pinakita kanina. So, ito yung pH balancing toner nila na meron 160 ml. Same ng packaging guys, or ng bottle. Ayan, super minimal. And ito guys, meron siyang kasamang mild cleansing water. So, itong tatlo tong guys, hindi to sponsored ha. Pwede mo siyang bilhin as a bundle. Yung tawag sa kanila ay Pure Prep Trio. 1,000 pesos lang or 1,050 pesos lang itong tatlong to. So, yung mild cleansing water pang linis siya ng face. So, after nyo mag-cleanser, pwede pa kayong gumamit nito para ma-sure na super linis. Pwede nyo gamitin to sa morning, pwede sa evening, kung anong gusto nyo gamitin. So, ililive ko guys sa description box yung link nitong tatlong to, nitong Pure Prep Trio. Pero maglilive din ako guys na link for each product if ever gusto nyo yung ito lang yung bilhin nyo, gano'n. So, yung pH balancing toner guys, pare-parehas lang sila na benefits sa skin natin. Itong tatlong balancing toner ko, same lang yan mga sis. So, yung balancing toner guys, perfect siya sa lahat talaga ng skin type. Yung perfect pH level ng skin natin is 5.5. So, pag 5.5 yung pH level ng skin natin, radiant siya, glowing, supple, smooth, soft, ganon. As in, yung perfect skin type. Pag mataas naman sa 5.5 yung pH level ng skin natin, magiging dry tayo at saka sensitive yung skin natin. Tapos, pag mababa naman sa 5.5, oily tayo, so prone tayo sa acne. So, yun guys, ang matutulong ng pH balancing toner, mababalance yung pH level natin, dadalhin niya sa ideal pH level, which is
5.5 na normal skin type. Ito naman yung isa from Sun Plus, Korean brand to from Caris. Itong balancing water na to, talaga nasa directions niya na kailangan hands lang. Ubus ko na siya, tapos yung itsura nga pala niya ay para siyang gatas. Para sa akin ha, sila yung nagpa-glass skin ng skin ko. Hindi naman perfect yung skin ko kasi nga nagkakameron pa din ako ng pimples kasi normal naman yun. Pero sila talaga yung nakatulong para magkameron ako ng parang healthy looking na skin. So ito guys, itong Sun Plus, masasabi kong ito yung the best na balancing toner na na-try ko. Siya katipid kasi nga hindi mo kailangan ng cotton pad dito. Tapos yung isang balancing toner ko guys ay ito, pH 5.5 hydrating toner from Fresh. So first time ko guys gumamit ng Fresh na skincare product. Pili ko lang ito siguro 1 month ago pa lang. And kaya ayan, kukunti pa lang talaga yung nababawas ko. Tapos ayun, mapapansin ko dito, okay din naman siya. Same lang din talaga dito sa mga ginagamit ko. Kasi pare-parehas naman silang balancing toner. So depende na din talaga sa inyo kung anong time of the day nyo gagamitin yung toners nyo. Depende sa kung anong problema ng skin ko. Last na guys, ay itong from Fresh uli. Bagong bili din to, kasabay din ito. So ito yung water drop cream. Ito yung cream to toner nila. So ito naman yung toner na merong SPF 30. And ito lang yung nag-iisang toner dito na merong SPF. Okay to pag nagmamadali kayo kasi cream to toner siya. Perfect din to if gusto nyo magpahinga from cotton pads kasi ayun, directly lang siya i-apply sa skin nyo. Wala din siya masyadong scent. Actually, yung pinakita kong toner ngayon na meron talagang scent ay itong Thayer's with rose petals. So, yun lang guys. And yeah, that's it for today's video. Comment below kung na-try nyo na to. May favorite kayo, kung meron bang hindi nag-work sa inyo. Ayun, share nyo lang sa comment box. And yeah, thank you so much for watching this video. Don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, follow me on my social media accounts, and I will see you guys on my next one. Bye!